Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman po ako para ibahagi sa inyo ang isang napakasarap subalit napakadaling lutuing pangbahay. Ang ginataang artichoke o carchofi. Tara po, umpisahan na natin. Ang atin pong mga kakailanganing sangkap ay ang mga sumusunod. 300 grams pork na hiniwa ng maliliit, 4 na piraso ng artichoke o carchofi, 400 ml gata ng niyog, isang sibuyas na hiniwa ng maliliit, 3 ulo ng dinikdik na bawang, isang siling berde, asin, paminta at chili flakes, 2 kutsarang patis, 4 na hiwa ng vegetable broth cube, at tubig na may lemon juice. Umpisahan po natin sa paglilinis ng ating artichoke. At dahil nga po ang nabili ng asawa kong artichoke ay malinis na, tatanggalin ko lamang ang ilang matitigas na dahon sa unang layer nito at tatasahan ang dulong parte nito sapagkat ang parte nito ay matigas at makunat. Pagkatapos ay babalatan ko ang bandang puwitan o puno hanggang sa lumabas ang tinatawag nilang puso nito. At kung hindi naman po kayo sanay sa paraan ng paggamit ko ng kutsilyo, pwede nyo pong sundan ang nasa taas sa kaliwa ng screen. Hatiin sa gitna hanggang sa 4 o 6 na hati para mas madaling maalis ang hairy part nito na siya namang tinatawag na choke. Ang parte pong ito ay hindi edible. Alisin din po ang dulong bahagi nito sapagkat ito ay makunat kahit pamaluto. Ihulog agad sa tubig na may lemon juice ang mga nahiwang artichoke upang maiwasan ang oxidation at ang pangingitim nito. Hiwain ng maninipis na may 5 mm ang kapal ng ating artichoke at hayaang nakababad sa tubig na may lemon juice. Ngayon naman po ay umpisahan natin ang pagluluto. Magpainit ng mantika sa kawali at papulahin ang karne ng baboy. Lagyan ng asin at paminta habang pinapupula, nang sa ganon ay manuot na agad ang lasa nito sa karne. Habang pinapupula natin ang ating karne ng baboy, magpuproduce ito ng tubig. Takpan lamang upang lumambot ang ating karne hanggang sa maiga ang tubig at bahagyang pumula ang ating karne. Ngayon naman ay idagdag na natin ang ating sibuyas at igisa ng may 30 segundo. At isunod na rin natin ang ating bawang. Igisa kasama ang karne at sibuyas hanggang sa maging translucent ang ating sibuyas. Budburan na rin natin ang chili flakes kung nais ninyong may anghang na konti ang ating ginataang artichoke. Sa punto namang ito, ibuhos na natin ang ating gata ng niyog. Haluin lamang ng bahagya at takpan na natin hanggang sa kumulo. Pakuluan lamang ng 3 hanggang 5 minuto bago ilagay ang vegetable broth cube at ang ating artichoke. Haluin naman ng bahagya ang gulay sa gata at idagdag na rin ang ginayat na siling berde upang sabay na silang maluto ng artichoke. Mabilis lang din pong maluluto ang ating artichoke sapagkat hiniwa lamang ito ng maninipis. Takpan naman natin ang ating kawali at hayaang kumulo upang maluto ang ating artichoke. Maglalagay na din po ako ng asin at paminta at hahayaan kong kumulo. Ilagay na rin po natin ang patis na pampalasa. Pwede po kayong mag-adjust base sa inyong mga panlasa. Haluin lang ng bahagya upang maiwasan din ang pagkadurog ng ating artichoke. Hayaang kumulo hanggang sa mag-reduce na ang gata ng niyog.
Ayan, luto na ang ating ginataang artichoke o karchofi. Napakasarap po talaga ng dish na ito. At loaded ng antioxidant ang gulay na ito. Kung inyo pong nagustuhan ang recipe sa araw na to, i-click lamang po ang like button at mag-subscribe sa All About My Home YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli!